siya ng halagang 1,000 nung nakaraang linggo. Next year, makakakuha po siya ng cash assistance mula sa SBA. Ang hindi ko tulad ng ibang sangguniang kabataan na one time bigayan lamang, dito sa atin, pinapahalagaan po natin na makatulong ang sangguniang kabataan, ang inyong pong lokal na pamana, ang inyong pong pamatulunsod upang matuloy-tuloy po ang inyong pong pag-aaral. Dahil until now, ating school, ang ating pag-aaral is online pa rin po. So, hindi naman po lahat tayo mayayaman para masustain yung ating pong wifi. Kaya po, sa maliitong natulong na yan, may pambili mo kayo ng loan. So, sa mga hindi pa po nakakaalam, ang sangguniang kabataan ng pansin ko po, time to time, ay tinatagtag po kami ng mensahe sa aming FB page, yung sangguniang kabataan ng pansin ko. Sabi niya ganyan, bakit sa ibang barangay may ganito? Meron pang yung kanilang pamastong handog, meron pang tuberon, yung kanilang dilata, spam, mga mamahaling dilata. Ang sagot naman po dyan, baka po hindi nyo alam na ang pondo po ng SA ay hindi po pare-pareho. Meron pong barangay na may mas malaking pondo po kaysa sa atin. Nandiyan po ang Barangay BF International, yung CAA po. Nandiyan po ang Barangay Talindos. Sila po ay hindi hamak na mas malalaki po ang pondo kaysa sa atin. Mas malalaki po ang pondo nila kaysa sa atin. And then, sunod naman po, baka may, meron din mong pong nagsabi sa amin, o kayong mga SA, ha? Mga, ba't hindi kayo nagpa-project? Siguro mga magnanakaw kayo. Ninakaw niya na yung pondo ng SA. Ngayon po, kung wari po, may 2,000,000 pondo po ang SA. Yung 2,000,000 po na yan, kung wari lang po ha, hindi po yan totally available sa pondo ng SA na 2,000,000 piso. Kung wari o 4,000,000 o 5,000,000 po, hindi po yan available agad-agad sa pondo ng SA. Ang pondo po ng SA ay hinahati po sa 12 buwan. So kung wari, ang budget ng SA ay 2,000,000 or 5,000,000. I-divide po yun ng 12 para kung nasweldo si SA. Hindi po yan po mo, o 2,000,000 ang pondo mo, may 2,000,000 kami dyan, wala ko kami gano'ng pera dyan. Ang ira po ng barangay ay buwanan po kong ibigay para po kami nag-aantay po kami ng biyaya galing sa City Hall. Kung kailan po ibibigay yung buwanang allocation ng SA. Yun lamang po ang nagiging pera ng SA. At yun po ang pinagkakasya-kasya natin para makapag-provide ng proyekto. Ngayon naman po, baka sabihin naman ninyo, wala kayong programa sa SA. Gusto ko iniimbitahan ko po kayo na bisitahin niyo po yung Facebook page ng Sangguniang Kabataan ng Talunsingko. 2018 pa po, hindi pa kumikilos ang ibang sangguniang kabataan. Tayo po ay nakapaglunsad na ng iba't ibang mga programa para po sa mga kabataan. Ngayon po, ang yung paglingkod, si Kuya Maro Soriano po ay naitalaga po bilang National Advisor ng Kabataan kontra Droga at Terorismo sa ilalim po ng ating pong pambansang kapansan. So baka malito kayo, may SA, meron din KKTAP, yan po yung Kabataan kontra Droga at Terorismo. Si Kuya Maro po, kasama po ni Kuya Franz, kumakit po kami sa bundok ng Sierra Madre. No? Doon po namin nakita, 16 years old lamang po na bata. Sino rito 16 years old? 16 years old? 16 kaneng? Marunong ka na humawak ng baril? Marunong ka na pumatay ng tao? Hindi pa. Pero alam niyo, nung umakit kami sa Sierra Madre, nung pumunta kami sa Ganyangan, sa probinsya ng Quezon, aba, 16 years old, may hawak na ng M16. 16 years old, may hawak na ng Armalite. Ang suot ay bulletproof, may kargago ng mga bala, talagang papatay ng tao. Bakit? Dahil sila po ay nalaso ng kanilang kaisipan ng mga makakaliwang grupo po. Nandiyan po yung Partidong Komunista ng Pilipinas at yung Pambansang Demokratikong Friendly Organization
na pinamumunuan po ni Jose Maria Sison. Bukas po, December 26, no, ay anniversary po ng CPP-NPA. No, akala nyo, kung mo dito sa Las Piñas, ito ay lungsod, no? Baka akala nyo, walang NPA dito. So, ang NPA po ay may dalawang uri ng operation. Yan po yung red area of operation sa kanyang white area of operation. Pag sinabi pong red area of operation, sila yung mga armadong mga tao na may hawak na baril, pumapatay ng mga kapulisan, pumapatay ng mga kasundaluhan. Dito naman po sa mga lungsod na katulad ng Las Piñas, dito naman po gumagana yung white area of operation. Ito po yung kanilang mga legal na organisasyon tulad ng anak bayan, tulad ng bayan muna, tulad ng kabataan party list, tulad ng kilusang mambubukit ng Pilipinas, kilusang Mayo Uno, Gabriela. Kami po sa KKDAT, matapang po namin pinaninindigan. Ito po mga nasabing organisasyon na ito ay mga organisasyon na gumagamit ng pondo ng gobyerno upang tusuksan ang mga pangangailangan ng mga rebelde na lumumapatay sa kapwa natin Pilipino. No? Imagine ninyo nga, imbis na tinutulak nila yung kanilang mga youth na nare-recruit na mag-aral, tinuturuan nila ito na mag-aklas laban sa gobyerno, tinuturuan nila ito na mag-rally sa kalsada. Diba? Si Miss Relisa Lucena, isang magulang kayo, may mga magulang dito. Imagine niyo, wala kayong kaalam-alam yung anak niyo, first honor sa school. Pero pag mukat-mukat mo yung anak niya, kung mo nag-a-abroad, siya ay nagtatrabaho sa abroad, nakita niya yung anak niya sa TV, may hawak na placard, nagigitata yung paa, nangangayayat. Knowing na yung anak niya, nag-aaral, papasok sa school, dahil monthly, nagpapadala siya ng pera. Imagine niyo, 20,000 a month, nagpapadala siya. Yung pala, kasapi na pala yung anak niya ng anak bayan. May hindi natin sa gobyerno. Number one, ano ba dapat natin gawin upang mapalaya yung mga pamilya ninyo mula sa kahirapan? Siyempre, number one, dapat ang gawin nyo, magtapos kayo ng pag-aaral. Tumis mo yung pagkakalagaan sa malayang pamamahayan. Sino na pagkakalagaan sila sa kanila? Kami ho, tapos na kami quick. Kami ho, tapos na kami kumain. Sila ho, kakakalari ko nila, wala ka. Dumating yung panis pa. No? Nung nakita ni Presidente Duterte na ganun yung sitwasyon ng kayo kamay, at ang pinaglalak ng iyong nilalakas ay para sa kinakasang video. Tumunod sa mula, imagine nyo, 30 years ago kasi gagawa ng roots, hindi tanaw. Huwag yan na lang, baka mapatay na. Mga bisita natin na tatanggap po nung mamas kong handlo. Barangay Palangsingko, lahat no? Sino po dito taga-Bilya Pangarap? Meron po ba? Taas ka ba? Iba po mahiya? Taga-Bignay? Marami ba? Ano sa baba? Nagpa-create sila ng pamasang handog kahit down late basta na ihapon pa rin. Eh, yung po sa SK Consultan, Marong Mariano, sa Barangay Pisas, namin po si Kagawad Moran. Magtulungan tayo na masumpo ang illegal na droga. Good afternoon sa inyo lahat. Maraming salamat po, nagpunta kayo. So, tinaon talaga namin na Pasko, no? Kasi para may panghanda kayo sa New Year. Hindi na kami nakasagay din sa pamigay dahil namigay naman sila yung wala, di ba? Pati yung barangay. So, ayun po, papasalamatan ko po ang ating barangay, si Kapitana, dahil sa walang sawang suporta sa SK. Kasi hindi naman magiging possible to kundi dahil kay Kap Del, di ba? Pati sa ating mga barangay Kagawad, barangay staff na walang sakong sumusuporta rin na tumutulong sa SK, pati sa aking council. So ayun po, hindi ko napapahabain yung sasabihin ko. At maraming salamat po sa mga pumunta and Merry Christmas. Lagyan yung takip.
members ninyo, ha? Ayan po sa kanila. Ayan po sa kanila. Okay, yeah. Number
Center. Ayo, para sa isang kabang bigas. Palakpakan natin si Gagawang Bural. Okay. Okay, okay. Doon natin mga tigit ko rin yun. Ay nagbibigay ng mga sulat para sa mga kabataan. Buksan mo ba? Buksan na? Pipiliin na po ang ating mga pag-alag. Lohel mo ba? Father Maruso Riano, kasama sa mamimigay ng mga regalo para sa mga kabataan natin dito sa barangay. 0-0-7 Sino kayo mamalit na kapasigas ng bigas? Kaya mo ay mapalad na nagunot at mabigyan ng libreng bigas. Kaya mo makapaniwala eh.
lumabas yung handog para sa mga tao dito sa barangay Talisito. Sa handog, sa isang kanyang kapatahan, para may nandito, kasama ang pinagpilan. Sa mga upo na ni Mr. Maru Soriano, at ni Sir Michael, at ang SHS naman, yan ang ating niyaring bayo. Sina taos puso na nagbibigay na lumabas yung handog para sa mga kapatahan. Dito sa barangay Talisito. Sa Las Piñas News Update behind the scene, kasama ang Las Piñas News TV. Meron po kami pinakamusok sa inyo. Please like and share and hit the notification bell. At please abangan niyo po ang aming page na ginagawa ngayon sa FB page, ang Las Piñas News Update behind the scene. Pakilag na lang po mga kalusin. Yeah, maraming salamat nga pala sa pamunuan ng Barangay Talonsigo sa pamumuno ng punong barangay sa Sikin na Binubandak. Salamat po sa mabuting pagkakataon. Bumigay ng Diyos na kami po ay makapagbali sa buhay. Ngayon ito mga palestinyeros, ating makakapanayan sa kasalukuyang SK Chairman ng Barangay Talonsigo na si SK na ating siyari. Magandang araw po, Madam SK. Ano po masasabi niyo sa inyong mga kabarangay? Sa mga kabataan. Sa mga po sa ating mga kabataan na patuloy na nangangarap din, huwag kayong natuko. Lahat ng mga pangarap nyo, mag-aral kayong mabuti, gawin yung best nyo. Kasi ako dati lang din ako yung estudyante, kaya ginanti nyo po itong pag-iing SK, tumutulong sa ating mga kabarangay, para na rin mapalay, gumagawa kami ng mga na magpapalayo sa mga kabataan, sa mga mansamang buhay. So kaming mga SK, bilang ng Talonsigo, pati ng buong Las Piñas, gumagawa kami ng mga programa para sa mga kabataan, pati na rin sa mga kabarangay.